Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw, Pilipinas. Muli, nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan po natin sa araw na ito. No? Hindi muna po tayo babati na napagkarami-rami, pero ganun pa man, alam po ng ating mga kababayan na sila po ay napakahalaga sa programang ito. Sa araw po ito, mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan ho natin itong usaping patungkol ho sa pag-suspende ng NTC sa operasyon ng SMNI sa loob ng 30 days o 30 araw. Ulitin ko po, mga minamahal kong mga kababayan, sinuspindi po ng National Telecommunications Commission o NTC ang radio at TV channel ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil po sa umano'y paglabag nito sa terms and condition and legislative franchise sa nasabing media network. Sa isang show cause order po, sinabi po ng NTC sa Swarasag Media Corporation, parent company ng SMNI, na isumite ang kanilang counter affidavit. Gayunpaman, sa kabila nang sila'y binigyan ho ng 15 araw para magsumite ng kanilang counter affidavit, ay pansamantala po nga sinuspindi ng NTC ang mga istasyon ng radio at TV ng SMNI sa loob po ng 30 araw upang bigyang daan po ang investigasyon na magsisimula po sa Enero 4, 2024. So doon po malalaman na po natin, mga minamahal ko mga kababayan, ang mga dapat nating malaman patungkol ho sa mga katiwalian na ginagawa nitong SMNI na kung saan ho napakadami po mga ginagawa nila na hindi po karapat-dapat na makita ho ng ating mga kababayan o dapat marinig na kung saan punong-puno po sila ng mga kasinungalingan dyan. Na kung saan ang namumuno ho dyan sa kanilang mga sinasabi ay ito pong si Rodrigo Roa Bulate at itong si Kibuloy na isang manyakis na pastor. Nagpasya po ang NTC na pilitin ang SMNI na mag-off-air bilang pagsunod po sa Resolution 189 na inaprubahan po ng House of Representatives. Ang resolusyon po na ito ay nananawagan po sa NTC na suspindihin po ang negosyo ng Swarasag dahil sa umano'y paglabag nito sa mga tuntunin at kondisyon ng prangkisa na kung saan po mababasa ho natin at pinatutupad ho ito ng Republic Act 11422. Tignan nyo po, mga minamahal kong mga kababayan, eto na ho yung sinasabi nating karma kay Digongyo at sa mga kaalyado niyang mga demonyo. Kung maalala ho ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, sa pamamagitan ho ng kapangyarihan ni Digongyo bilang pangulo ng bansang ito, hindi ho niya hinayaan na makapag-renew ho ang ABS-CBN sa kanilang prangkisa sa kadahilanan hong meron po siyang personal na kung saan hindi makaintindi. Pinersonal ho niya dahil hindi ho siya nailabas doon sa hindi nailabas yung kanyang advertisement na punong-puno naman ng kasinungalingan. Kung maalala ho ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, nagkaroon po ng matinding galit itong si Digongyo sa ABS-CBN. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan at sa mga hindi po talaga nakatutok ng mga panahon na yon, ano ba ang ito po yung magandang katanungan eh. Ano ba ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng matinding galit si Digongyo laban po sa ABS-CBN? Kung maalala ho ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, noong April 27 o 27, 2017, sinabi po ni Duterte na kakasuhan niya ng multiple syndicated estafa ang ABS-CBN dahil sa di raw nito pagpapalabas ng kanyang political advertisement noong 2016 presidential elections.
Ngayon, para po maliwanagan tayong lahat, para maintindihan ho natin kung bakit hindi po ipinalabas ng ABS-CBN ang ads ni Digongyo. Ayon po kay ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, di na ipalabas ang ilang ads ni Duterte dahil may mga nauna ng order. Ha? At naubusan sila ng slot. Madali naman pong intindihin yun, di ba? Oh, madali namang intindihin yun. Siguro hindi lang matanggap nito ni Duterte na talagang hindi na siya nakaabot at may nakauna na nga sa kanya. Ngayon, may bahagi raw ng refund nila kay Duterte na na-delay at di na ito tinanggap ng nooy kandidato sa pagkapangulo na itong ang si Duterte na si Raulo. E binabalik naman pala sa kanya eh. Sinadya din niya na huwag tanggapin. Nang sa ganon, meron nga siyang maikakaso. Kundi ba naman si Raulo't gagot demonyo itong naging ex-president natin talaga naman. Oy, talaga naman. Ah, tingnan nyo ha. Pinaliwanag naman sa kanya na hindi na nga kaya, hindi na nga pwede. Oo. Eh, pinagpipilitan niya. O ngayon, tingnan nyo ba kung di ba naman utak kriminal to? Panalo na nga siya lahat-lahat, naging presidente na. Eh, biro mo yung utak ha. Talagang makikita nyo ho yung pagkawalang ano nito ni Duterte. Biro mo ha, nasa posisyon na siya. Talagang makikita po yung kanyang hindi makatao, yung kanyang ugali talaga na makademonyo. Ginamit niya yung posisyon para lang mawalan ho ng trabaho yung ilang libong mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ABS-CBN. Yung galit niya sa kumpanya, doon niya hinataw, doon niya dinamay ho niya yung napakaraming mga kababayan natin na nagtatrabaho lang naman ng maayos sa ABS-CBN. Hindi niya nainisip yun, wala na siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung ilan libong mga kababayan natin mawawalan ng trabaho. Tingnan mo kung gaano katulonggis at gago itong hayop na ito. Alam niyo po, nang pinasira ni Duterte yung ABS-CBN, libo-libo din po pala ang bumoto sa kanya doon na nagsisi. Ayon pa nga ho sa kanila, kung alam lang nilang demonyo at baliw at nakadroga yung presidente, hindi na rin sila bumoto doon. Biro mo, dami palang bumoto sa kanya ng mga nagtatrabaho doon sa ABS-CBN. Tapos dinamay niya. Hindi ba naman baliw at talagang tulonggis itong hayop na ito? Edi ito na ho, mga minamahal kong mga kababayan. Kung maaalala ho ninyo, sabi ho ni Duterte noong December 3, 2019 sa ABS-CBN, ganito po ang kanyang banta o kanyang banta sa ABS-CBN. Ang inyong franchise mag-e-end na next year. If you expect na maririnyo ninyo yan, I'm sorry, I will see to it that you're out. So ibig sabihin niya ho, ako ay humihingi ng paumanhin. Sisiguraduhin kong hindi na kayo makakapag-renew pa. Grabe no? Akala mo siya na talaga yung ano eh. Siya na talaga yung presidente habang buhay. Dahil sinabi niyang hindi na kayo makakapag-renew pa. Kumbaga parang may tuldok na habang buhay na. Akala mo talaga siya na yung may-ari ng mundo. Naging presidente na, naging presidente lang, akala mo na kung sino. Hindi alam ni Digongyo kung sino yung binangga niya. Isang istasyon o TV network na minamahal ho ng milyong-milyong tao. Wala pa siya, hindi pa siya kilala. Ang ABS-CBN kilalang kilala na ho, o kilalang kilala na sa paggawa ng kabutihan sa ating bansa. Habang siya naman, nung panahon niya na siya ay mayor pa, gumagawa ho ng mga kasamaan. Pagkatapos ho ng mga pahayag niyang yun, mga 2 linggo lang ho yata, muli po siya nga nagpahayag na naman ng mga pagbabanta laban ho sa ABS-CBN na ayon nga po sa kanyang pagkakasabi ay ganito ho. Itong ABS-CBN, mag-i-expire na ang contract ninyo. Mag-renew kayo o mag-re-renew kayo? Ewan ko lang kung makakapag-renew kayo. Kaya kung ako sa inyo, ipagbili nyo na lang yung ABS-CBN. Tingnan nyo ha. Hinahamon niya na ipagbili na lang daw ang ABS-CBN. Pero ayon ho sa aking pagkakaalaman, no,
Sinasadya ho ni Digong ngayon nagipitin ng ABS-CBN para ho ibenta talaga ng ABS-CBN yung kanilang network. Na kung saan ang may plano palang bumili niyan ay itong si Digong nyo. Oho, yan po ang kanyang plano sana. Kaya lang, hindi ho siya nagtagumpay. Dahil ho, basang-basa ho ng ABS-CBN at ng mga iba pang mga nag-aanalisa na may plano ho pala itong si Duterte na siya mismo ang bumili ng ABS-CBN. Ipapangalan nga lang niya sa ibang tao. O gagawin nila parang kurpo. Huh? Kaya lang ho na ano siya eh, na booking siya kaya ang ginawa niya, nagtayo na lang ho siya ng isang istasyon na kasama doon yung kanya pa rin mga kagrupo. Yung mga kagrupo niya puro may mga sungay. Katulad ho ni Kibuloy na pastor, nagpapakilalang Son of God na sa kanya daw ang mundong ito. Na kung saan may topak sa ulo. Biro mo ha, kanya na siya na daw nagmamayari ng mundong ito. Kung di ba naman baliw to? Ay di, ano niya, natalo pa niya yung ano, yung Iglesia ni Cristo. Natalo niya yung ibang mga reliyon. O sino pa yung mga grupo dyan na naglalakihan? O di wala palang sinabi tong mga ito kay Kibuloy. Eh, siya na nagmamayari ng mundo. Siya pala mayari ng Iglesia ni Cristo eh. Siya pala mayari ng mga Katoliko. Siya mayari ng mga Baptist. Eh sa kanya nga daw lahat eh. Eh biro mo naman, sino ba namang, ay nako, may tama sa utak. Eh biro niyo ho mga minamahal ko mga kababayan, alam na alam ho ni Duterte na ang may karapatan lang ho at may kapangyarihan na magbigay ho ng prangkisa sa ABS-CBN ay ang Kongreso. Pero bakit ho malakas ang loob niya noong mga panahon na yon na takutin yung ABS-CBN na ewan ko lang kung makakakuha kayo pero parang hindi. Na kumbaga buong buo yung ano niya, pananakot eh. Oh? Pero ganun pa man, sa kabila ho na kanyang pananakot dahil nga siya ay nasa kapangyarihan at alam naman po natin noong mga panahon na yon na halos 85% ho ng mga congressman o mga mambabatas noong panahon na yon ay sa kanya ho o kaalyado niya. Kaya ho, ang nangyari ho po, nangyari po ng mga panahon na yon, kahit po gustong mag-renew at magbayad ng nararapat nilang bayaran ang ABS-CBN, hindi po sila nakapag-renew. Dahil ginamit ho ni Digongyo yung kanyang koneksyon, yung kanyang kapangyarihan bilang presidente ho ng ating bansa na kung saan etong mga tanga, hudas, demonyong katulad ni Digongyo na mga mambabatas nung mga panahon na yon ay sinadya ho na hindi asikasuhin yung pag-re-renew ho ng ABS-CBN. Dahil silang lahat ay takot na matukang ho ni Digongyo. Takot silang isa-isahin ng isang demonyong presidente na walang sinisino. Pag lumabag ka sa kanyang kautusan, ipapapatay ka. Ibiro nyo nga, pati nga mga general, di ba? Yung mga sumaksi kay Laila Dilima sa kasinungalingan, napilitan ngang sumaksi. Huwag lang maipatumba ni Digongyo dahil siya po yung presidente na kayang gawin ang lahat, kayang utusan ang sino man na mga departamento na meron tayo dito sa ating bansa tulad doon ng AFP. PNP, kaya niyang utusan yung mga general dyan para mag-utos ng mga veteranong mga mamamatay tao. No. Adi, nagwagi ho itong si Digongyo. Pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, sa kabila ho ng kanyang ginawa sa ABS-CBN dahil may Diyos naman ho at talagang sila po ay sabihin na natin, napakarami hong nagawang kabutihan sa ating bansa na hindi po kayang gawin ni Digongyo. Eh. Ilang taon, ilang dekada na ang ABS-CBN na nagbibigay ng tulong tuwing bagyo sa mga nasalanta. At hindi lang yun, nagbigay ho ng kasiyahan itong ating mga kababayan dyan, o mga artista, yung ABS-CBN sa ating mga kababayan na nalulungkot. Ilang dekada na ho na nagsiservisyo ito sa ating bansa. Samantalang ito si Digongyo, sa loob ng 6 na buwan, puro sakripisyo. Puro pagpapahirap sa mga Pilipino yung ginawa. Walang ginawa kundi magpapatay na magpapatay, takot. Yun ang binigay niya sa taong bayan. Diba? Oh, awa na lamang po ng Diyos, alam nyo. Tulad nga ho ng sinabi ko, eh totoong may Diyos ho. Tingnan nyo ano nangyari sa ABS-CBN. Dahil ho may Diyos na talagang nakakakita kung gaano ho kalaki ang naitutulong ho ng ABS-CBN sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, hindi ho niya hinayaang masara ito
sa halip na ibalik ko ito. Ha? Sa pamamagitan ho ng pagkatao ho nitong ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel, na kung saan ho sinang-ayunan ho ng lahat dahil pinakita lang ho nila at minulat nila ang katotohanan, ha, sa mga congressman na nagtanga, nagmukhang mga inutil noong mga panahon ni Duterte, na ilang dekada hong gumagawa na ng kabutihan ng ABS-CBN, wala pa to si Bulate. Ha? Tandaan ho ninyo, nung wala pa ho si Bulate. Ha? Gumagawa na ho ng kabutihan ng ABS-CBN na kung saan araw-araw ho nagbibigay ng saya, nagbibigay ho ng katuwaan sa ating mga kababay, nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ho ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa anumang panig ng bansang ito. Yan po ang dapat nating malaman. At dapat po nating huwag kalimutan. Hindi ho kagaya ni Digong yun na siya po ang presidente, walang araw na hindi siya nagbigay ng kalungkutan. Ha? Walang araw na hindi siya nagbigay ng pangamba sa ating mga kababayan. Walang araw na hindi siya nagpapatay ng mga inosenteng tao. At higit sa lahat, walang araw na hindi siya nagnakaw sa kaban o pera ng taong bayan. Kabaliktaran ho ang ginawa niya sa ginagawa ho ng ABS-CBN. Ha? Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Oh, kaya ngayon ano nangyari sa kanila? Na sila na ang may TV network. Eh biro mo, pinapasara nila yung ABS-CBN dahil nga daw sa ano? Oh, ngayon sila ngayon ang nalalagay ngayon sa katotohanan. Galit sila sa ABS-CBN. Pero ngayon, galit ang taong bayan sa kanila dahil ginagamit nila yung kanilang network para manira lamang ng administrasyon. Ha? O biro mo ha, sa sobrang kasuwapangan, dahil akala ni Duterte, ako to, walang maghahabol sa amin kung hindi ako magbabayad ng prangkisa. Ako to, si Duterte. Ako to, si Kibuloy, may-ari ng buong mundo. Walang hahabol sa amin na NTC. Dahil kami to, mga sikat kami, mga ano kami, matatapang kami, mga kilala kami. Ha? O ano nangyari ngayon? Hindi nabulaga sila. Akala nila lulusot sila sa administrasyong Marcos. Akala nila magagawa pa rin nila yung mga nagagawa nila noon. Kundi ba naman kayo mga tambaluslos? Ang dapat sa inyo, sinahataw ng planggana o ng arinola. Ngayon, mabalik ko tayo sa issue tungkol po sa SMNI. Ang resolusyon pong ito na ibinaba ng Kamara ay naglilista po ng maraming mga paglabag ng SMNI sa negosyo nito sa media. Na kung saan po, kung matatandaan ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, nag-ugat ho ang lahat ng ito dahil sa mga aligasyon ng SMNI host na sina Lorraine Badoy at Jerry Celis, na ayon ho sa mga gunggong na ito, gumastos daw di umano si Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion sa paglalakbay lamang sa iba-ibang bansa sa pagitan daw ng Enero at Oktobre. Na ngayon ho ay nahihirapan ho silang ipaliwanag ito. Dahil hindi maipaliwanag na lumalabas po ang katotohanan na paninira lamang ito. Ngayon, tinatanong ho ng Kamara kung sino yung source nila at sino nagsabi sa kanila na sabihin yun. Hindi ho nila maturo na kung saan ho humantong ho na ito pong mga ito ay talagang ipinakulong ho ng ating mga mambabatas. Eh, biro mo ba naman, di ba? Eh, kaya nilang sabihin tapos hindi nila kayang aminin kung sino nagturo. Alam na ho, sino ba naman ang kinatatakutan dito sa Pilipinas na handang pumatay sa mga taong tatraidor sa kanila at maglalaglag sa kanila. Alam na natin kung sino yan. Sino ba yung nasa SMNI na demonyong tao na naging pangulo ng ating bansa na walang sinisino na at isang pastor na nagpapakilalang sa kanya na ang buong mundong ito? Diba? Oh. Yung mga pulis hindi makakadirekta yan dahil mayroong proseso, pero dito po sa programa natin, sasabihin ko na po sa inyo ng derechahan, kahit magalit pa po sa akin ng SMNI, pagsasapakin ko tong mga ito, pag-uumpugin ko yung mga ulo ninyo dyan, ha, kundi ba naman kayo isang tambak na mga inutil, mga gagot, mga demonyo kayong lahat dyan, ha? Niloloko nyo yung taong bayan. Ang lakas ninyong manira sa administrasyong Marcos. Tapos ngayon, oh,
Alam ko po malakas ang loob ng mga ito na hindi umamin. Dahil alam nila na buhay prinsipe sila, buhay prinsesa sila sa kulungan kahit nandoon sila. Mas pipiliin pa nilang makulong, wag lang humadedo sila, pati pamilya nila. Yan po ang katotohanan. Okay, tuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. Sa isang pagdinig ng committee ng Kamara, tinutulan ho ni Secretary General Velasco ang claim ng SMNI at pinakita ang mga record na mas mababa sa halagang iyon ang ginastos ho ni Romualdez. Yung totoong nagastos niya sa kanyang paglalakbay ay hindi po 1.8 billion kundi 4.34 million lamang ho. Inamin ni Celis nung nalaman ho yung katotohanan. Ito po ang sabi ni Celis. Inamin ho ni Celis na nabigo siyang mabalidate ang mga numero na binigay sa kanya ng hindi kilalang pinagmulan. Kundi ba naman, nako, masasabi mo talagang gunggong, siraulo, gago, demonyo. Ha? Ayon pa nga sa kanya, siya ay inutusan. Ha? Dahil sa kanyang pagsisinungaling, sa kanyang hindi po pagpapakita ng katapatan, siya po ay inutusan ng kamera para ho makulong sa kanyang mga ginagawa ho nga dahil sa kanyang mga ginagawang kasinungalingan. Maniniwala ba kayo? Professional ho tong mga to. Hindi ho to basta-basta ng mga media. Mga anchorman ho ito na sumisweldo na ng napakalaking sweldo ho. Maniniwala ka? Kahit sino ang mga anchorman, kahit po ako, hindi ako basta-basta tatanggap ng isang ano na hindi ko binabasa at hindi ko tiyak yung ano. Di ba? Maniniwala kayo sa ganung ano, ganung kasimpleng sagot na hindi niya na-validate yung mga numero? Tanga lang, bobo lang, babayaran ka na napakalaking halaga tas hindi mo titignan. Tanga lang, tatanggap ka ng isang impormasyon na hindi mo kilala kung sino? Sinong nilalagay ninyo sa bulsa nyo? Kami? Na mga Pilipinong sanay na sa mga panluloko ninyo. Alam na natin lahat yan. Inandyan dyan ho si Digong nyo eh. Sa istasyon na yan. Alam na natin kung sino may pakanan yan. Ha? Malamang, gumaganti nga kasi si Sara Duterte dito kay Romualdez. Malamang nag-usap yung mag-ama. Nasiraan natin si Romualdez. Diba? O ganun lang ho kadali yun. Kilala ho natin ang mga Duterte. Kung sa demonyo pa, sila na po yung pinakademonyong tao na nabubuhay ngayon sa buong mundo. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, ano? Naaawa po ko dito kay Celis maging dito kay... Ito, Badoy ba yun? Pilyido pa lang, ang pangit na eh. Eh lalo na itsura. Diba? Oh, kung maalala ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan, dahil nagsagawa ho sila ni ano Celis ba yon ng hunger strike habang nakakulong, dahil ho sa pangyayaring ito, pinagsabihan po ng kamera ang SMNI sa ilang pagkakataon kung saan natag nito ang mga miyembro ng media at oposisyon bilang mga miyembro ng kilusang komunista nang walang anumang patunay sa panig ng negosyo ng prangkisa. Binanggit ng kamera na nabigo ang SMNI na mag-alok sa publiko ng hindi bababa sa 30% ng natitirang stock nito. Balikan ho natin yung utos ng NTC tungkol ho sa pansamantalang pagpapasara ho sa SMNI. Mga utos ng pagsususpindi. Sinabi ho ng ano alam niyo po kung ano sinabi ng SMNI nitong nakarang Webes yata yung hindi ho ako nagkakamali, na hindi pa sila nakakatanggap ng kopya ng suspension o ng suspension order. Sa isang mensahe sa kung mababasa ho niyo doon sa the Star o sa Philippine Star ba yon, na nagbigay ng katiyakan ng legal counsel ng SMNI na si Mark Tolentino na maglalabas ng opisyal na pahayag ang media network kapag natanggap na ang kopya ng desisyon ng NTC. We will give, o ayon sa kanila, we will give a proper statement at the proper time. We have yet to receive
the notice of especially Tolentino said bago ang 30 araw na suspension ng NTC. Nagpataw ang movie and television review and classification board o MTCRB ng 14 na araw na preventive suspension order sa 2 programa ng SM9 na tampok sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Baduy. Sinabi ni Tolentino na maghahain ng apila sa ruling ng MTRCB bago ang Pasko. Binatikos ni Amy. Eh dito po, ito po yung talagang nakakaasar dito. Ito po yung nakakabwisit eh. Hindi ko po talaga alam kung ano ang laman ng utak nito ni Amy, kung kurikong ba. Ha? Binatikos ni Amy Marcos ang NTC. Ha? Binatikos niya. Ha? Oh, sabi ho ni Amy Marcos, ang NTC. Ha? Bakit daw binabati, bakit daw pinapaano ng NTC yung ano? Yung prangkisa ng SM9, kung di ka ba naman tangat, bobo ka? Ha? Sinisiraan ng lahat-lahat yung pinsan mo, ginagawa na kayo ng issue, nandiyan ka pa rin nakasiksik sa mga digong nyo. Kung di ka ba naman hayop at tangang at traitor ka, dapat kumakampi ka sa pinsan mo. Dapat kumakampi ka kay Bongbong Marcos, hindi sa mga demonyong yan. Ito to ho yung kasabihan, balitang-balita ho kasi sa Marcos, ito talagang si Amy Marcos. Sa magulang nga, ito daw yung talagang taliwas yung utak nito. Ha? Kumbaga eh, may utak ano to eh, may pagkabaliw. Ha? Hindi daw to, ano daw to sa magulang eh, swail. Hindi kagaya ni Bongbong Marcos. Eh, biro mo ba naman, siniraan na lahat-lahat yung pinsan niya. Eh, gusto pa niyang wag ipatigil ng MTC, ang daming illegal nga na nagawa. Ano ba namang utak meron ito si Amy Marcos? Ang layo mo sa kuya mo, hoy, bumaba ka nga dyan sa pwesto mo. Ha? O, kuya mo tuloy. Ate ka pala. Ikaw pa naman yung ate. Pero gunggung ka. Anak na teting. So, mga ayon nga si Marcos eh. Dahil paninira ngayon. Ikaw naman to. Ayaw na ayaw mo ipasira yung programa ni Rodrigo Roa Duterte. Ano? Nagpapalakas ka sa mga Duterte? Sa bagay, yung itsura mo. Mukhang bulate. Oo. Timing pa nga. Halatang nagda-drugs din. Makakaloko to. Dapat nga kay Romualdez ka kumampi. Kundi ka ba naman tinamaan ng kagid sa ulo? Huh? Siya pa bumatikos sa NTC. Pinagtatanggol nga ng NTC si Romualdez na sinisiraan ng mga Duterte. Ikaw naman to, todong kampi ka din sa mga hayop na yan. Eh mga kababayan, tignan nyo ha. Hindi ko lang po alam kung anong ano talaga yung ano nito ni Amy Marcos. Gunggung na to. Ha, ilang masasabi ko sa ano na to, sinadora na to, gunggung ka. Oh, kaya mga kababayan ha, biro mo ha. Siguro ang habol nito ni Amy Marcos, maging pangulo din kaya maging vice president. Kaya sumisiksik talaga siya sa puwet ni Sara Duterte. Ha? Malamang ganun ho ang plano nito. O kaya naman, eh, di natin alam eh. Diba? Di natin alam. O baka pinagkakaisahan talaga nitong dalawa si Romualdez. Dahil gusto ng dalawang ito, sila yung maging vice president, sila din yung maging pangulo. Ewan ko lang kung sino sa dalawa. Malamang si Sara ang magtatakbong pagkapangulo, itong si Amy ay magbabice. Pero ganun pa man, mali eh. Dapat kung kahit na sabihin natin kayo magta-tandem kayo dahil nga sa susunod na ano kayo yung magpa-partner, eh gumit na ka. Kahit partner mo yan, dapat ipakita mo sa taong bayan na pag mali, mali. Balingbing na to. Hindi alam kung ano yung tama at mali. Tapos magiging vice president ka halimbawa. Eh dalawa na ang tanga. Dalawa na ang bobong pinakamataas na official dito sa ating bansa pag nagkaganon. Pero kung ganun, natatakbo talaga itong si Sara pagka-presidente, ilaban na ho natin si Rapi Tulfo pagka-presidente at yung iba pang ano, mas karapat dapat. Diba? Kesa magkaroon tayo ng presidente na anak ng ano, kriminal. Malamang, pag naging presidente tulad nga unang sinabi ko mga minamahal ko mga kababayan, pag naging presidente ho itong si Sara Bulate,
eh parang binalik ho natin sa upuan itong si Duterte. Dahil malamang lahat ho ng gagawin ito ni Sara, ayon ho yan sa ipag-uutos ng kanyang ama. Yan po ang katotohanan. At sana magising na ho tayo sa katotohanan. Huwag na po tayo magbulag-bulagan sa katotohanan. Baka magulat na lang ho tayo sa susunod. 60,000 na ho na mga inosenteng tao ang patutumba nila. Isa pa dyan sa nakakatakot, baka magulat na ho tayo na talagang province na ho tayo ng China. Kaya mga kababayan, tulad po ng laging sinasabi po niyang lingkod, doon po sa ating mga kababayan ha, na palagi yan po nakasubaybay dito sa ating programa, sana ho huwag po kayo mag-skip ng ads. Nang kayo po'y makatulong sa inyong abang lingkod, Epipanyo Labrador, dito sa ating programa ang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. Muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.